Texas po beloved Sister Annie Mandiola. Sundan po natin po beloved Brother June Gupong. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, and to his beloved children po. Praise the Lord. Blessed memories din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po. Ako po'y lubusan nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng pagpapala niya po sa aming buhay. Nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, dati po ako isang tomboy, mga minamahal. Maliit pa lamang po ako, bata pa lamang po ako. Ako'y galit na galit sa mama ko kapag ako po'y pinagsusuot ng palda at bestida. Wala po akong magawa dahil sa aking murang edad. Pero nung ako'y nagkaedad po ng 11 years old, 12 years old, andiyan po na nagsusot na ako ng pantalon, short, t-shirt. At nag-umpisa na rin po ako na magkaroon po ako ng damdamin sa aking kapo babae. Naliligaw na po ako ng babae. Ngunit mula nang ako'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa gawaan ito, hallelujah, ako'y lubusang binago ng ating mahal na Panginoon. Yes, hallelujah! Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman. Mga minamahal, noon po ako'y nagkaroon po ng typhoid fever. Sinuffer ko po yan ng 3 weeks, mga minamahal, na akala ko po talagang ako'y kukunin na ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Ngunit, nagpatuloy po kami sa pagdalo. Kasama ko po yung aking beloved mama. Kahit na overnight prayer andyan, nakahiga lang po ako sa blanket dyan po sa taas ng Amoranto. Talagang hinang-hina na po ako, mga minamahal. Ngunit kami na nampalataya sa ating mahal na Panginoon na ako po ay paggagalingan ng ating mahal na Panginoon. Nang time na po yung overnight prayer po, mas healing na po. Ako po ay lumuhod at nagsisi sa ating mahal na Panginoong Hesus. Nung panahon na po yan ay katawagan ko na po pala na bilang isang mga awit. Ako po yung lumuhod, mga minamahal, at nagsisi sa aking mga kasalanan at nangako, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako at ako'y magpapagamit na sa iyo bilang isang mga awit. Alin po, mga minamahal, after the mass healing, in Jesus' name be healed, instant po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Thank you so much. Hallelujah! Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po na aming buhay. Dati po, wala po kaming kapayapaan. Dahil po ang papa ko ay isang seaman, napakarami po niyang bisyo. Pambababae, sigarilyo, at pinakahigit sa lahat yung kanyang talamak po siya sa paglalasing. Talagang mabarkada po siya. Wala po siyang time, panahon sa kanyang pamilya, sa amin po mga anak. Lumaki kami na talagang walang, parang wala kaming tatay. Kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ako po ay nag-ayuno. Ika-3 days ko na po yun, Miyerkules. Para po ipanalangin aking papa. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong makasama ang papa ko sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. At ika-3 days ko po niyan, dumalo po yung mama ko. Ang sabi niya, anak, sabi ng papa mo, umuwi ka na. Pero sabi ko sa mama ko, sabi ko, mama, hindi ako uuwi, itutuloy ko yung ayuno ko. Then pag-uwi po ng mama ko, dumating po yung papa ko, talagang lasing na lasing at hinahanap ako. At sabi niya, nasaan ang anak ko? Sabi niya, andun pa, nag-aayuno pa siya, hindi pa daw siya uuwi. Alin po, mga minamahal, galit na galit siya. Ang sabi niya, hindi niyo na ako sinusunod. Nagwala siya, mga minamahal, nagbasag po siya. At sa kanyang kalasingan, dinampot niya po yung bubog at pinagbabato niya, mga minamahal. At nahawakan niya yung bubog, nasugat po ang kanyang kamay. Then wala pong tigil ang pagdurugo. Nang walang tigil ang pagdurugo, mga minamahal, natakot po siya at lumapit po sa kanya. Lumapit po siya sa mama ko at sabi niya, ipanalangin mo ako. At nanalangin po sila, mga minamahal, nilehans po ng mama ko yung kamay ng papa ko at sabi niya, pagdurugo, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. At instant po, tumigil po yung pagdurugo. Yeah, hallelujah.
talagang niyong panahon po niya talagang pinatunayan po ng ating mahal na Panginoon na totoo po ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. At alam niyo po mga minamahal, nang ako po'y nag-break na po na ika-Friday po, talaga sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo, hihipuin mo ang puso ng papa ko. After 2 weeks po, before po siya na bumalik upo ulit, sumampa ng barko, ang sabi niya, anak, magpapabautis mo na ako. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoong Jesus. At mula po noon hanggang ngayon, lubusan po siyang binago. Lahat ng kanyang bisyo ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoong Jesus dahil nung nagkaroon din po ng karamdaman yung mahal kong anak, nagkaroon po siya ng mataas na lagnat, walang tigil po yung kanyang pagsusuka at paghilo. Maghapon po siya nagsusuka, andun na po yung pangamba ko. Kasi talagang bilang nanay, talagang pag may sakit anak, ang anak talagang andyan na nag-aalala po tayo. Pero sabi ko, overnight prayer, dadalo ako, walang magiging hadlang sa pagdalo ko. Iniwan ko po sa beloved husband ko yung anak ko. Sabi ko, ikaw ang mang iwan sa anak ko dahil sa anak natin. Dadalo ako sa banal na gawain. Then pagdating po sa banal na gawain, humingi po ako ng prayer request sa ating mga minamahal na magagawa. Then after the joyful, nag-text po ako sa beloved husband ko. Sabi ko, kamusta na yung anak natin? Sabi niya, mahinang-mahina na yung anak natin. Sabi niya, hindi na daw niya kaya kasi walang tigil sa pagsusuka. Ano po mga minamahal, talagang sinabi ko po sa parents ko, talagang sama-sama po kaming lumuhod at nanalangin sa ating mahal na Panginoon na pagalingin ng aking mahal na anak. At doon nadama po namin ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At nagkaroon po ng vision ng mama ko habang kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nakita niya po ang isang liwanag at nakita niya ang kamay ng ating mahal na pastor na nilayhans po ang aking mahal na anak. Right, hallelujah. At after po namin pananalangin at pagpupuri, nag-text po ulit ako sa aking beloved husband. At ang sabi niya, kumakain ang anak natin, magaling na siya. Hallelujah! Tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoong Jesus dahil nung time na rin po na dumating po kami sa nagkaroon po kami ng financial trials po. Nagkaroon po ng mga babayarin, sunod-sunod po. Then yung mahal na anak ko po yung magbabayad na po ng kanyang uniform. So kailangan na daw. Tinignan ko po yung wallet ko is laman na lang po is 1,000. So ang uniform is 1,000. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang magpo-provide. Sabi ko, ibibigay ko itong 1,000 sa anak ko. Ibig sabihin, wala na kaming pera, wala na kaming kakainin. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo. Hallelujah! Binigay ko po ang 1,000 sa anak ko. Then, pumasok na po siya sa school. After 15 minutes, parang accident lang po na napatingin ulit ako sa wallet ko. Nakita ko po ulit na may 1,000 pesos sa loob ng wallet ko. Sabi ko, binigay ko na sa anak ko to. Then, nag-message ako sa anak ko. Sabi ko, anak, naiwan mo yung 1,000 dito. Baka magalit yung teacher mo. Sabi niya, hindi, mama. Nakabayad na ako ng tuition fee. Nasa akin na yung 1,000. Sabi ko, talagang napakabuti na ating mahal na Panginoon. Tunay na ang mahal na Panginoon ang nagkaloob at nagpo-provide. Talagang walang lugi po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay na pagpapala. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagpapalang financial, material, physical, at higit sa lahat sa spiritual pong pagpapala. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Pagpalain ka ating dakilan Diyos, mga kapatid. At bago po ating minamalamang awit, mga minamalamang